Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update. Ito po yung latest post ni Angel, mga kaaldab, na kung saan nga po niregaluhan siya ng isang Apple na tablet, mga kaaldab. Nakakatuwa po, di po ba? Ito yung sinasabi ko na kapag kumbaga may mga celebration katulad nga po ng birthday ni Angel, nagre-regalo po si Alden. Wala po itong kumbaga pagkakaiba sa mga kaganapan po, lalo na po kay Baby Teo, kay Mengay, at sa mga taong nagmamahal po sa dalawa. Doon po sa mga taong sinasabing fake news po tayo, ibabalik ko na lang po yung mga regalo na kung saan sinasabi nga po ni Jeff na namili sila ng kanika nilang mga pares ng sapatos para sa kanika nilang asawa. Doon pa lang, kumbaga, alam nyo na, panalo na po ako eh. Hindi po ba? Pero maraming nagre-react na, hindi daw po si Mr. Destin Essie. Hindi po raw si Richard Polkerson yon, Mr. Destiny. Yun ay sa cameraman. Kaya nga po, apat binili niya dahil apat lang po sila. Ito yung mahirap po magsalita, mga kaaldab, mahirap magkomento, lalo na nga po kapag ayaw po nilang tanggapin yung katotohanan, di po ba? Pero dito, sapat na po itong pinapakita natin video para masabi na mahilig po talagang magbigay ng regalo si Richard Polkerson Jr. Real talk yan, mga kaaldab. Pero bago natin to ituloy, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin pagkatapos mong panoorin. Well, uulitin ko lang po for the record. Resibo at ebidensya nga po ba ang gusto nilang makita? Kung yan lang po, mga kaaldab, napakarami tayo niyan. Pero sila po, resibo at ebidensya na magkasama nga po si Spotted at si Mengay, wala po silang maibigay. Tanging kumbaga gumagawa, ito yung may relasyon na kuno tapos gumagawa pa ng edited. Sino po yung mas nakakahiya sa tingin nyo? Hindi po ba? Real talk, mga kaaldab, mas nakakahiya po sila dahil nga po may mga issue na naman po na ibinabato. Ito ha, mga kaaldab, pangatlong mensahe na ito ng pamilya Mendoza para po sa kanila. Itigil na nga po raw yung mga fake at burahin na yung mga video na hindi po talaga kaaya-aya. Uulitin ko lang, ire-remind ko lang po, kahit po yung mga kamag-anak po ng pamilya Mendoza nagsumisimpatya kila Tatay Dab at sa pamilya ni Mengay, hindi po talaga nakatulong itong nangyari. Bagkus nakakalungkot po. Ito po ay usapin sa loob po ng pamilya Mendoza na kumbaga pinag-uusapan po ngayon. Siyempre nabibigyan tayo ng update dahil alam nyo naman po na marami pa rin po nagmamahal sa Aldab Nation. Natama naman po talaga kami. Pero eto wala eh, nangyari na yan. Hindi na maibabalik yung mga nawala at yung dumating. Hindi po ba? Hindi naman po pwedeng isauli na lahat ng regalo na binigay galing sa sarsuela. Ito yung sabay-sabay po yung pagputok. Unang-una, yung pumutok po na sinasabi nga pong burahin ng mga video, biglang lumabas po na gusto nang bawiin ng ABS-CBN yung binigay na 1 billion. Magtataka ka, di po ba? Dahil siguro, sino nga po ba talaga yung totally na kinabang? Nagagalit po ba sila dahil nagsalita yung pamilya Mendoza na edited lang po talaga yung mga video na lumabas? Siguro po, ang sinisingil nga po ba ng 1 billion ng ABS-CBN etong sila Nanay Dab at si Nikki? Dahil sila po ata yung kasama at membro ng sarsuela? Mahirap po magsalita, mga kaaldab. Marami pong apektado rito, sila Marjuso, Rams David, at yung mga iba pa pong management, lalo na po si Mr. Tobiera, kung totoo po yung mga kumakalat ngayon na nagtuturuan na po sila
eh pabor sa atin yan. Hindi po ba? Ini kumbaga tinuturo nila Rams David, hindi kami lahat nakinabang yan. Tinuturo naman ni Mario so si Rams David na unang nakinabang. Hindi po ba? May kanya-kanya na to. Kumbaga, hindi ko lang alam mga kaaldab kung papaano, kung saan sisimulan yung paniningil ng ABS-CBN at kung sino po yung mga taong sisingilin nila. Hindi po ba? Dahil at nagwawala na nga po talaga yung pamilya Mendoza. Real talk. Hindi na po kasi maganda at umayon po sa kanila. Unang-una, negosyo nila apektadong apektado. Masakit mong tanggapin pero yan po yung katotohanan. Sa mga pumunta po ng McDo ni Mengay na dating true-blooded Aldab Nation, pati po sila alam nila yung katotohanan na talagang konti lang talaga ang dumalo at pumunta sa McDo ni Mengay. Kaya nga nag-react si Tatay Dab eh. Kaya nga pong ang ina-expect ni Tatay Dab yung Aldab Nation. Kaya po siya nagalit na akala niya Aldab Nation yung totally na hindi kumbaga may kasalanan. Ngayon alam niya na sa video lang po talaga nagkaroon ng problema. Ultimo taga lugar nila, hindi masyado tumutok, hindi masyado pumunta. Piling-pili lang talaga. Ito po yung mga main fanatics na binayaran lang ng mga kapwa nila, main fanatics na, oh, sama ka sa akin, libre kita. Parang ganun. Well, suhol na rin yun, di po ba? Babayaran kita, sumama ka lang. Ang bayad sa'yo, pagkain. Real talk, mga kalda pa. Kaya nga po, para mas dumami. Kaya lang hindi po sila nagtagumpay eh. Yung ina-expect noon nilang tao, yung ina-expect nilang mas marami yung pupunta, eh hindi po. Hindi po ba? Kaya nga po nag-trigger na si Tatay Dab eh. Ito yung aking mga nakukuha lang po sa social media. Alam nyo naman po na updated tayo eh. Ito po yung isa sa akin nagagalit nila kay Mr. Destiny. Ako, nakikita nyo naman po masipag tayong kumuha ng mga update. Pero depende po sa update. Hindi naman po lahat pinapakita ko. O Mr. Destiny, bakit dito hindi mo binabalita? Di po ba? Tinitignan din po natin kung gaano siya katotoo, kung gaano siya ka-updated. Di po ba? Dito sa video naman to, kaya ako lang naman po pinakita to. Para lang po masabi na si Richard Polkerson Jr. sa pagbibigay po ng regalo, lalo na po sa mga taong nagmamahal po sa kanya at minamahal siya, eh talagang totoo. Di po ba? Kasi doon po sa in-update natin kay Jeffrey Tan at kay Jaros, binabas po tayo doon porket may nakita tayong tatlong sapatos na pares-pares kay Alden at sa kanilang tatlo daw lang po yun. Pero sinasabi nga po nila cameraman daw po yun. Pero okay lang mga kaldab. Ganun naman po talaga eh. Pag hindi mo tanggap yung update, eh wala po tayong magagawa doon. Well, hanggang dito na lang po yung update natin. Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest, tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny.